Magandang araw mga kasama! Dahil nag-uulan po ng mga nagdaang araw ay di tayo nakakuha ng live update sa mga projects. Pero for now, meron po tayong ibabalitang good news. Matagal nang maganda ang relasyon ng ating bansa sa South Korea mula pa noong ipagtanggol ng bansa natin ang South Korea noong Korean War. Sa larangan ng kalakalan, entertainment, kultura, mga kababayan natin ng OFW at ngayon, sa paggawa naman ng massive infrastructure projects ay magka-partner talaga ang dalawang bansa. Kinumpirma na po sa isang artikulo online ng Business Korea at shinare din ng Emerging Philippines FB page ang pagkapanalo ng isang South Korean company ng kontrata para sa isang big urban railway project. Ang project po na nabanggit ay ang Philippine Southern Urban Railway Project. Ito po ang ilang detalye para dito. Hyundai Engineering and Construction or Hyundai ENC has won a railway construction project in the Philippines, which is valued at $1.33 billion. The company said on September 18, 2022, that it has received a notice of award or NOA for the construction of sections 4, 5, and 6 of the Philippine Southern Urban Railway from the Philippine Department of Transportation. The railway connects the downtown of Manila to Calamba in the southern region and its total length is about 56 kilometers. Hyundai ENC is responsible for 3 of the 9 sections and will build the 9 ground stations and a 32-kilometer long viaduct. The project will take 57 months from start to finish. Hyundai ENC will oversee all construction except for some foundation works, which will be carried out by Dong-A Geological Engineering. Hyundai's ENC's portion is 90% or $1.2 billion. Kung sakaling maumpisa na po ang nasabing proyekto, ay mapapadali na po ang pagbiyahe ng ating mga kababayan na galing sa norte papuntang south or vice versa. Dahil na din sa ongoing na paggawa sa NSCR or North-South Commuter Railway na ginagawa ngayon from Metro Manila papuntang Bulacan at hanggang Clark dyan sa Pampanga. Inaasahan na abutin ng 57 months o halos 5 years ang paggawa ng proyekto mula umpisa at hanggang matapos ito. Maganda pong balita ito dahil ang massive mass transportation projects pa din na katulad nito ang malaking solusyon para sa lumalalang krisis dahil sa trapiko. Dahil to ay mas efficient, mas mura, mas mabilis at maaaring mainganyo na lang na mag-commute ang mga kababayan natin na nagamit ng four wheels katulad ng mga kotse. At dahil din dito ay mababawasan ang mga sasakyan sa lansangan na nagsasanhi din ng sobrang traffic. So ayun mga kababayan, abangan po natin ang mga susunod pang update sa proyektong ito at makakaasa po kayo na susubaybayan natin ito mula sa umpisa hanggang matapos ang proyektong ito. So ayun, kung nagustuhan niyo po itong video mga kababayan, inaanyahan ko po kayong mag-like, mag-comment and subscribe dito yung notification bell para updated po kayo pag may bago tayong video. Marami po salamat, keep safe throughout malasakit. Sarap magdakbay and syempre, see you po sa next vlog update mga kasama.